Sinalakay ng mga otoridad ang dalawang bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Na-interview lang natin, ang tagal lang nananahimik, biglang sinalakay. Baka mamaya sabihin ni Bantag, nagpa-interview lang ako sa Banateros. Tuwing nagpapa-interview ako sa Banateros, nagkaka-issue. Noona, may issue. Ngayon, bigla akong sinalakay. Pambihirang buhay ito. Na itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Walang inabutan sa bahay pero may natagpo ang bagong resibo, pati bala ng baril. Nakatutok si John Consulta. Sabay na sinalakay ng mga ahente ng NBI ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna at isang bahay sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Next. Sa bahay sa Laguna, kinailangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door. Wala ba tayo nung ginaganon? Yung ganon? May sound effect yun, ha? Yung ganon? Ano ba yan? Bakit martilyo lang yan? May bala ng baril? Ano yan? Tanimbala? Ikaw naman, masyado ka naman judgmental. Baka na laglag lang sa bulsa nila. Eh, ay, para maingat na mapasok ang bahay. Sige! Ben! NBI! Hey! Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap. Pero at least NBI yung sinisigaw nila. Kasi pag pulis, daba! At least to NBI, di ba? NBI! Idirekta lang walang tao sa loob ng bahay. Pero may nakitang mga gamit, kabilang ang 7 bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto. Sarado kanda. Grabe, no? May 7 bala. Ang alamat ng 7 bala. Antakin mo. Mantakin mo, kunwari ikaw si Bantag, ha? Alimbawa lang naman, ikaw si Bantag, mag-iiwan ka pa talaga ng bala sa bahay mo. Meron pa ka nakitang parang ano ng kahoy na baril, eh. Ewan ko talaga. Itong bahay na to na pinasok ng NBI, NCR at Laguna District Office dito nga sa isang subdivision sa Laguna. Wala silang inabot ang tao dito pero ang isa... Ako, Laguna pa. Susunod ka na, Coach Oli. Mga kapasipasin nakita nila ay itong resibong ito kung saan ay makikita natin na ang petsa ay April 2. Ang ibig sabihin ay... Kumain pa sa Jollibee. Sa McDo. Kamakila lamang ay may taong pumasok sa bahay na ito. Nitong mga huling araw ay nakatanggap ang aming opisina ng information na... Nagkaroon ng information sa opisina, sabi siguro nung nagbigay ng information, Sir, ini-interview na naman ng Balateros to. Si Bantag. Wala po akong kinalaman doon, host lang po ako. Host! Kung sino lang yung i-guess, tatanungin lang namin. Wala po akong kinalaman dyan, ha? Ilingawin ko lang. May nagpupuntang grupo dito sa dalawang addresses ni former Bucor Director General Bantag. Kaya minabuti nating isagawa ang pag-implement ng warrant of arrest. Sa Caloocan, wala rin inabutan ang sumalakay na team ng NBI pero doon nakita ang ilan sa mga gamit ni Bantag tulad ng wooden frame ng rifle pati bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Kinukumpirma din ng... Siyempre bahay niya yun, eh. Alam naman. Talagang kumpirma na may nakitang bill ng kuryente sa pangalan ni Bantag. Natural! Mga kapitbahay ng nasabing former official ng Bucor na may mga nagpupuntang ang tao doon sa mga lugar na ito at hindi nagtatagal. Paminsan-minsan may mga 15 to 20 minutes lang and then aalis ka agad. Sa huli ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Caloocan. At yan, mas matibay ang selyo na yan kaysa doon sa lock. Oo! May ano yan, eh, force field.
Yung selyo na yan, mas matibay yan sa lock. Kasi yung lock kanina, nabuksan eh. Minartilyo lang. Ito, kahit ano, kahit gamitan mo ng alam mo yung palakol ni Thor, hindi mabubuksan yan pag sinelyohan nila ng ganyan. Ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Calo. Sabi dito, the end of the day, sabi ni Diego Latigo, palpak na naman ang operasyon. Pakitang tao lang. Sabi ni Diego Latigo yan ha. Hindi ako nagsabi niyan ha. Hindi kasi alam mo naman Diego Latigo. Ikaw naman. Mantakin mo, in-interview siya sa TV. Tapos wala man lang silang ginawa. Siyempre kailangan na magpakita naman sila ng gilas nila. Huwag mo naman silang sisihin, Diego Latigo. Natural kailangan naman magpakita sila. Hindi ha, wala ho tayong ano dito, pang-aasar sa NBA. Trabaho nila yan eh. Tsaka hindi naman po sila ang ano dyan eh. Itong mga maraming matitinong, sabi ko nga sa inyo, napakaraming professional dyan sa NBA. Mga matitinong, mga agent dyan. Mga abogado. Mga talagang okay yung mga ahente ho dyan sa NBA. Walang biro ho, mabubuting tao. Kaya lang siyempre they just have to follow order from the above. Alam naman po natin sino bossing ng NBA. Yung inaano ni Topacio. Nasabi ni Topacio eh may pagka-arrogante daw sa Timor-Leste. Di ba? Si Topacio nagsabi nun ha. Hindi ako. O, kaya nga daw napahiya sa Timor-Leste, bumabawi dito. Hindi, siguro, maari lang ha. Maari lang naman yun ha. Napahiya sa Timor-Leste yung director. Sabi ho ni ano yun eh. Ni Attorney Topacio. Baka kaya na napahiya doon sa Timor-Leste, bumawi sila dito eh. Napahiya din sila kasi wala naman pala si Bantag. Huwag nyo sisihin yung mga ahente ng NBA agent. Hindi ho. Nasa boss ho nila yan. Eh, tapos ang boss pa nila yung... Nasa na nga ba yung boss nila? Nakalabas ba ng ospital yun? Yung boss nila? Hindi ako sure ha. Nakalabas... Nagpa-interview na buba yung boss nila uli? Si Secretary Remulla? Hindi ko kasi matandaan kung kailan huling lumabas yun sa television eh. At dinikitan ng poster ni Bantag kung saan nakasaad ang 2 milyong pisong reward sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroro. Alam mo, sa totoo lang ha, kasi iniisip ng iba, bakit kaya lagi na-interview ng Banateros? Alam kaya nila ilog? Alam mo kung alam ko kung nasan si Bantag? Isusuplong ko talaga siya. Huwag niyo sasabihin ha. 2 milyon din niya, makakabili na naman akong bagong motor niyan. Ducati. Eh gusto ko pa naman yung bagong Ducati ngayon, yung Monster 937 ba yun? Gustong-gusto ko pa naman yun ngayon. Eh, actually, less than 1 million yun. So pwede pa akong bumili ng isa, yung F900 ng BMW, si 2 motor na yun. Walang biro, wag nyo sasabihin na. Gusto ko talaga, dapat pala inalam ko na kung nasan si ano, Bantag, ano? Tapos sinuplong ko siya. Diba? Tapos sasabihin ko, Bantag, pasensya na. Ganun talaga ang buhay. Diba? Kung alam ko lang talaga kung saan nakatira to si Bantag, kung alam ko lang kung nasaan siya nagla-live, kung saan siya tumatawag, talagang isusuplong ko ito. Kung alam ko lang ha, walang biro. Randel Bunagan, 2 milyon na yan. Makakabili na ako niya ng malupit na Harley na bago. Yung merong ano, traction control. Ipa, ano yun? Ipa nag, ipakukulo. Kalulo. Di ba? Pera-pera. Hindi, sa bagay, isipin mo, pag may 2 milyon na ako, makakapunta na uli ako sa San Francisco at saka sa Japan this year. Nako. Ganon inabot, di ba, Randel Bunagan? Yung gastos, 2 milyon. So makakapunta na uli ako ng ano yan, ng San Francisco. Ayan, yan, Ducati Monster 937, 850 lang. Hoy, grabe. Paano mo nalaman? Nagja, ano ka, serp-serp ka rin sa YouTube, ano? Bid lang nilaglag si ano dahil sa... Sige, kunwari pa kayo?
Dalawang milyon, kunwari. Alam nyo kung nasan si Bantag, hindi nyo itatawag sa DOJ? Kunwari pa kayo. Ilang babae din yung makukuha ni Boss Randall niyan? Ah, joke lang. Oh. Tapos, ang dami kong mabibiling Armalite niyan. Pwede na ngayong maghawak daw ng Armalite. At saka mga ano, mga... Diba? Dapat kaliwa ng... Hindi. Kailangan abot muna bago mo sasabihin kung nasaan. Kapalit ng nasabing reward ay umaasa tayo na makakatulong ang publiko sa agarang pagkakadakip. Promise ha, aalamin ko talaga. Paano ko kaya malalaman, no? Kung gusto ko, kung malaman ko lang talaga, suplong ko talaga to. Ang nasabi ng former official ng Bureau of Corrections. Wanted si Bantag kaugnay na magpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, bagay na dati na niyang itinanggi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ayun, oh. Eh, naku, baka mamaya hindi na magpa-interview si Bantag. Eh, ang sabi ko, ang gusto ko pa naman sana sa kanya, live interview, no? Ano kaya, ganun, ano? Tama. Tama, nagkaroon ako idea. Sabihin ko sa kanya, live interview ka namin sa SMNI. Tapos, titimbrehan ko yung NBI. Pupunta dito si Bantag, asan na yung 2 million? Bigay niyo sa akin, tapos itutuloy namin yung interview namin dito. Live interview. Di ba? Ano sa tingin niyo?